Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay magre-repair at magto-troubleshoot tayo ng automatic projector screen. Tignan natin kung anong problema nito at bubuksan natin. Normally kasi, since automatic to, meron tong servo motor at may mga switch to, baka may problema doon. I-check natin yung circuit board niya kung okay pa, yung mga switch, tsaka yung servo motor. Pero ngayon, itatry natin i-plug at tignan natin kung ano nangyayari. Kung tumataas ba siya o bumababa. Gamitan muna natin ng remote. Ayan, tumataas siya. At try natin bumaba. Ganyan lang. Ready natin manual. Up natin siya. Meron. Up. And baba natin. Down uli. Okay, ayun yung sira, no? Ang gagawin natin, i-open natin to. Then, i-open din natin yung both side. Titignan natin kung nasaan yung motor at yung mga switch niya. Baka kasi may problema isa sa mga switch o may problema na yung motor. Pero, based sa observation ko, medyo okay naman ang motor kasi nagpa-function siya. Like that. Pag binaba mo, meron din. Pero, nag-i-stop hanggang dito lang. Kaya, posibleng okay yung motor nito. Kaya titignan din natin yung board at the same time yung mga switch kung nasaan yung switch nito. Kaya guys, samahan nyo ako. Bubuksan natin to ngayon. Bubuksan natin siya. I-ano ko muna, no? Ayan. I-off muna natin siya. So, para walang power. Tingnan muna natin kung ano yung kung nasaan ba yung motor o yung kung nasaan yung switch. Bumuksan natin ito. Okay guys. Mas nakita niyo medyo sharp yung mga dulo nito. Mas better na gumamit kayo ng gloves para hindi kayo masugatan. Merong circuit na pumunta rito, no? Check natin kung ano yan. Tignan natin kung saan banda yung motor. Pupunta tayo sa kabilang side. Bubuksan din natin yon kung nandoon yung motor. Okay guys, no? Mukhang ito yung servo motor niya. Nandito yung capacitor. Tapos, ito nga. Kanina na-observe natin na gumagana naman yung servo motor. Nagda-down siya, nagtumataas, kaso nga lang, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Tayo sa another side, tignan natin kung saan ba yung switch nito. Okay guys, no, titignan natin to kung ano ba to. Kung motor din ba to o anong device na meron dito. Tanggalin natin. Okay. Ito yung switch. May dalawang micro switch dito. Marahil yung isa rito yung pag tumaas na, i-off niya. Or pag bumaba naman, i-off niya. Kita nyo yung red na yan pag umikot. Yan. Tapos pag pinatuloy natin yan, yung other side naman.
natin ha. Umaangat yan. Yun. Umaangat yung other side. Ibig sabihin, pag na-reach niya na yung principle nito, guys, pag na-reach niya na yung lower screen, i-off niya na yon para tumigil yung servo motor. Ngayon, pag i-up mo yan, iikot uli. Ang gagawin natin, i-check natin yan kung may continuity. Okay guys, titignan natin yung switch kung okay siya, no? Yun yung terminal. Itong micro switch. Yung mapapansin nyo. Yung 1, 2, 3, yung 1 and 2 is may continuity. Yung 3, open siya. So, parehas lang naman yan. Ito, tignan natin yung ito yung common on. Check natin sa tester. Dapat ito papalo. Ayan. Ganyan yan. Tapos yung sa gitna, hindi papalo yan. Ibig sabihin, continuous. So, pag sinungkit niya ito, nakikita niya yan, pag nasungkit yan, dapat magpo-close yan. Okay, yan ha. Pag pinush niya yan, magpo-close yan. Yan, mawawala ng continuity. So, ganun yung nalalaman ko kung normal pa yung switch nyo. Pag binitawan niya yan, mag-on uli yan. So, tignan naman natin other side. Maybe ito yung up, yung isa naman down. Tignan natin to. So, kailangan papalo yan. O, napansin nyo, hindi pumalo and walang continuity. Try mong pindutin to. Kahit pinress niya yun, i-press mo yung pinaka switch sa ilalim, wala pa rin. So, tanggalin mo. So, wala. Ibig sabihin, may problema yung micro switch natin, yung isang linya. Maybe ito yung down kasi yung up is good. Yan. Yung down naman, hindi. Nakuha natin yung trouble. Ito yung isang possible na sira na kailangan natin palitan. Papalitan muna natin to, tapos itatry uli natin. Pero para makasure kung yung supply ng going up at supply ng going down, gagawin natin, susupplyan natin to ng source. Aalisin muna natin tong dalawang terminal, tapos itetest natin kung magkakaroon siya ng supply going up and down. So, isaksak natin uli. Yun. Sira na. So, may power, no? Check natin ngayon. Ano mo nga, pag sinabi kong pindutin mo sa app, sa remote. Okay. So, line 1, line 2. Ito. Try mo sa up. Sa down. Ayan yung down. So, ibig sabihin, meron supply pumunta sa down. Pag inano natin sa up, wala. Pero pag pinindot yung up, nagkakaroon. May ibig sabihin, tumuloy yung supply sa up. Tapos naka-off sa down. Ngayon, kung ipipindutin mo yung down, yon nag-on uli. So, ibig sabihin, yung circuit board natin, walang problema. Hindi siya sira. Ang findings natin na sira is itong micro switch. Kaya tatanggalin natin to, then papalitan natin ng bago. Okay? So, tignan natin kung sira talaga to, no?
Okay, ito yung 1 and 2. Sa symbol niya is dapat may continuity. Wala. Busted nga to. Kailangan natin mapalitan. Okay. Alam na natin kung ano yung sira, yung micro switch. Papalitan natin to. Bibili muna ako sa electronic shop. Pagkatapos, ikakabit uli natin. Tetestingin natin. Maya-maya lang ay kakabit na natin to. And bye muna. Few moments later. Hello guys. Welcome back again. Andito na ako. Nakabili na ako ng replacement ng micro switch. Ito. This is almost $5. And check natin kung good ba. Look, ito yung sira. Ito yung bago. Mapapansin nyo, parang may backup check. Pwede mo siyang tanggalin or okay lang kung nakaganyan. So, pares lang naman yan eh. Same size. Kasi kung malaki, hindi natin mailalagay doon sa ano niya, dito sa may mechanism. Kaya test muna natin kung good siya bago natin ikabit para sure tayo, okay? Testing muna natin. So, yung luma is open. Yung dulo. Okay? Yan. Tignan naman natin itong binili natin. Dapat meron siya. Look. So, meron siya. So, pag na-press to, wala. Si zero. Good to. Kaya, ikakabit na natin siya. Hinang na natin, no? Binalik natin siya. Ito yung nagpipress ng point dito. Kailangan naka tutok na ganyan. Okay, no? Inalis ko na yung nagpipress doon. Make sure na yung itong switch na to nakatutok doon sa red. Tignan natin, no? So, kabit muna natin. And, test again. So, sure na. So, try ko muna. So, bumaba yun. Kung magta-touch. So, bago nyo ikabit, no, check nyo muna kung ita-touch nya. So, habang bumababa yung slide, ikot yung servo. Ayan, maangat naman yan. Para pag na-reach nyan yung dulo doon sa lower part na ng screen, mag-off na siya. Yon. Naka-off siya. Natin, no. Kaya ako ibabalik doon sa i-shut off at i-ano natin dito sa app kasi naka-fold na yung screen natin. Kailangan pag naka-fold dyan, bago natin ibalik uli yung mechanism, naka-touch muna siya doon para naka-off. Hindi katulad yung nakita nyo yung ina-app ko, gumaganon-ganon pa siya, gumagalaw-galaw pa siya kasi hindi siya naka-off. Muna natin na ganyan. Yes. Kailangan. So, yun. Wala nang continuity. So, ibabalik natin siya nang naka-off yung upper part dahil naka-fold na to. Okay? Tight lang muna natin to. Gamit ulit tayo ng gloves.
para hindi tayo masugatan. I-pattern tayo, ano, itong kakapit doon sa bilog para umikot din to. Kasi to steady to, iikot to. Kailangan isakto natin. Mapapansin nyo, ito yung ano, merong uka yung bilog doon, doon natin ipapasok to. Guys, testing ni natin, no, kung gagana ba siya. Up siya, din natin ibaba. Yan. Ibaba na siya. Ito rin naman natin itaas. So, ganun lang guys, no? Micro switch ang sira niya. Napalitan natin siya. Gumana na. Tumigil siya. Na-reach niya na yung taas. Ang mangyayari niyan, i-off niya yung switch. Kung ibababa naman natin by manually, yan. Okay, good na to, no? Ibabalik na, tatakpan na natin siya. Pagkatapos niyan, ikakabit na natin siya doon sa pinagkunan ko nito doon sa church namin. Guys, thank you for your watching and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell notification. And please share this video. And bye for now. Keep. Hey.